Usap-usapan ng ilang motorista ang papel na lisensya na i-issue ng LTO. Walang pabor dito dahil problema nila kung paano ito itatago at kapag pinara sila ng law enforcer. Mga ilang taon na lang, baka dahon ang gagamitin natin. Napipeke nga yung card eh, paano na yung papel na. High tech nga yung nanguhuli ng LTO, i-scan na lang nila. Punta nga yan, tapos pagdating sa lisensya ng driver, papel na lang. Pag nabasa, wala na. Paano namin i-verify ngayon si LTO yon? Hindi rin ikinatuwa ng ilang transport group ang lisensyang papel. Ano man ang dahilan nila, para sa amin, irresponsable po yan. May mga dial, hindi po yung labas na lang ng labas ng mga memorandum circular yan para nakapagbibigay po kami ng input. Nauna nang sinabi ng LTO na pansamantala lang ang may issue na papel na lisensya habang naghihintay ng pondong pambili ng plastic cards. Sa tansya ng ahensya, hanggang Abril na lang tatagal ang natitirang plastic cards sa buong bansa. Kaya palalawigin ng LTO ang bisa ng mga driver's license na mapapasuna simula Abril 24 hanggang October 31. Wala rin sisingiling multa sa late renewal. Inabisuhan na rin ng ahensya ang mga law enforcer na kilalanin ang mga lisensyang pasuna simula April 24 at ang mga i-issue lisensyang papel. Maaari naman umanukunan ng litrato. Pwede rin i-scan ang QR code para ma-check ang validity nito. Nagdesisyon po ang LTO na gawin ito dahil ayaw po namin nadagdagan ang abala sa mga motorista. Patuloy kaming nakikipag-ugnayan rin po sa DOTR tungkol po sa procurement process na kanilang ginagawa. Kami po ay umaasa sa kanilang agarang aksyon tungkol po dito. Nauna nang sinabi ng LTO na hindi agad makakabili ng mga plastic card para sa lisensya. Dahil sa inilabas na kautusan ng DOTR nitong Enero, nadadaan sa kagawaran ng pagproseso ng mga proyektong may halagang 50 million pesos pataas. Sabi rin ng DOTR na huli ang LTO sa paghahanda ng procurement process na dadaan sa marami pang hakbang para masigurong tama ang pagbili. If we can do an early procurement, we should do that. No? Hindi yung gagawin natin last minute yung pagpuprocure nitong mga ganitong mga items. When we issued a special order, ay wala pa silang ginagawa, no? Or yung terms of reference hindi pa kompleto. Umaandar na ang proseso ng pagbili ayon sa DOTR. Depende sa bilis ng mananalo sa bidding ng proyekto, tansya ng ahensya, posibleng unti-unti nang makakapag-deliver ng mga driver's license card simula Hulyo. Ang kaso, nagkakaproblema rin sa supply maging ang plaka ng sasakyan. Nanganganib na maubos sa Hunyo. Posible na magkaroon na rin ng shortage. Okay, kaya kailangan na rin natin magkaroon ng procurement. Mm-hmm. Kaya napagsabay na natin itong plaka at saka itong driver's license. Siniguro ng Department of Transportation na naghahanap na sila ng mga paraan para mapabilis ang pagbili sa mga plastic cards at materyales para naman sa plaka ng mga sasakyan. Jackie Manabat, ABS-CBN News.